Ayan, welcome back mga kabisyo dito sa ating YouTube channel. Kung bago lang kayo, don't forget to click the subscribe button, i-hit ang notification bell para updated sa mga videos na gagawin natin. And for today's topic mga kabisyo, pag-uusapan natin kung paano po mag-withdraw sa BOMBCRYPTO. So tapusin mo itong video na ito hanggang dulo para malaman mo kung paano, dahil ituturo ko lahat, step by step tutorial. So tara, umpisa na natin. Ayan, first of all mga kabisyo, maraming salamat dahil 113,000 subscriber na tayo. Maraming salamat po mga kabisyo, no? And ngayon nga po, pag-uusapan nga natin kasi naglabas na ako ng tatlong video tungkol sa BOMBCRYPTO. And ngayon naman, marami po yung nag-message sa atin, paano daw po ba dito mag-withdraw step by step, ano? So ngayon, ang kailangan nyo po muna ay meron kayong mga Binance account, okay? So meron akong ginawang video mga kabisyo kung paano magawa ng Binance account. At ang maganda po doon ay itinuro ko po yung step by step tutorial. Ilalagay ko na lang din sa description para hindi na kayo mahirapang maghanap. So pangalawa, dito kung mapapansin nyo mga kabisyo, meron na tayong BOMBCRYPTO account. Dito po kasi pagka ikaw ay mag-withdraw, ayan, so claim will take 3% fee. Tapos dito, you must have at least 40 Bitcoin or BCOIN to claim. Tapos ito nga daw po, at least have 1 BCOIN on the wallet to able to claim. So dito meron tayong 2 BCOIN. So para po magkaroon kayo ng balance ng BCOIN, ang gawin nyo lang ay mamili lang po kayo, bibili lang kayo ng BNB dito. So kailangan po yung BNB dito sa Binance, ilalagay nyo sa MetaMask account po ninyo. Para mailagay nyo naman, gagawin nyo lang, punta lang kayo sa MetaMask account po ninyo. Nandito po kasi yung inyong parang wallet address ng BNB. Dapat po naka smart chain. So BNB na po yan. Meron naman akong ginawang video kung paano maglagay ng smart chain sa MetaMask account. Pag okay na yan mga kabisyo, pag nailagay nyo na po yung BNB nyo dito sa Binance, papunta dun sa MetaMask account, i-coconnect nyo lang po siya sa KuCoin na website. Ilalagay ko na lang din sa description para hindi na kayo mahirapan. Then, i-coconnect nyo lang po yan. Pag nakakonnect na mga kabisyo, kailangan, uulitin ko po, kailangan may BNB po ang inyong mga MetaMask account. Okay? So, dito, ang BNB po natin ngayon at i-convert sa BCOIN, lagay lang natin 1, for example. Ayan. So, dito po, ito po yung parang sabihin na natin na presyo ng BNB. Then, click nyo lang yung swap mga kabisyo. Pag na-click nyo na po yung swap, automatic mapupunta po yun sa balance po ninyo. Okay? Pakita ko lang din ulit sa inyo mga kabisyo, no? Para makita yung balance. So, dito sa asset, nandito po yung BCOIN. Paano naman mag-add ng BCOIN dyan? Punta lang kayo sa CoinGecko. Then, hanapin nyo lang po, syempre, yung BCOIN mga kabisyo, no? Click nyo lang yung BCOIN. Tapos ito, click nyo lang po ito, add to MetaMask. Para po maging currency nyo po doon sa inyong mga MetaMask account. Okay? So, napakadali lang yan mga kabisyo, no? Para makita nyo lang po yung asset ng BCOIN. Click nyo lang dito, then ito, makikita nyo na po agad yan. Ngayon mga kabisyo, dahil meron na nga po tayong BCOIN na nasa wallet po natin ng MetaMask, ito po yun, kung mapapansin nyo, no? Pwede na nating i-claim. So dito, click lang natin. Then, claimable na po yan mga kabisyo. Click nyo lang yung claim. Magpa-process po yan mga kabisyo. Ang maganda po dito, ito po ay napakadali lang na makukuha nyo naman po agad dun sa wallet po ninyo. Pag nakuha nyo na dito, automatic magre-reflect yun dito. Magre-reflect din po yun sa MetaMask account po ninyo. So yung 43 naging 42. So click lang natin yung okay. Ayan, meron na po tayong 44 BCOIN. So, depende na lang po sa inyo kung gusto nyo po ba ulit bumili ng hero mga kabisyo, no? Pagbili ng hero, so sa ngayon meron tayong 5 hero dito sa account na to. Click nyo lang yung shop, then i-click nyo lang po ito. So, testingin natin mga kabisyo kung makakapag-mint tayo ng maganda. Pagbibili kayo ng hero mga kabisyo, ganyan lang, i-click nyo lang to. Then, magko-connect po siya o magno-notify po yan sa inyong mga MetaMask account. Then, ang gagawin nyo lang, maghihintay lang po kayo dyan. Tapos, i-confirm nyo lang po yung transaction mga kabisyo. Ganun kasimple lang dito. And syempre naman, kung gusto nyo namang i-convert yung mga BCOIN ninyo, papunta dun sa BNB, pupunta lang din po kayo sa KuCoin. Okay? So dito, click lang natin yung confirm mga kabisyo. Click natin yung confirm. So tingin tayo kung magkano yung ating
So tingin tayo kung ano yung mamimint natin ngayon. Sana maging maganda yung mamint natin. Ano, huwag naman sana yung common lang, ano. So karaniwan kasi mga kabisyo, ayan, meron silang 15 confirmation. Then once nag-confirm naman yon, automatic naman po ay magsasuccessful yung ating mint. And syempre mababawasan din dapat yung balance natin ng 10 BCOIN. Okay? So hintayin lang natin mga kabisyo na mag-process. Tapos mag-mono-notify po ulit yan mga kabisyo. Katunayan po na nag-transact na po siya, na-confirm na po dun sa mga transaction confirmation. Then i-confirm niya po niya sa inyo kung talaga po bang bibilihin niya na yung inyo pong hero, no? So click lang natin yung accept pagka lumabas po dyan. Yan, ito po yung gas fee mga kabisyo, no? Nabawasan na nga po yung BCOIN natin dito, naging 34 na siya. Then hintayin lang natin kung anong lalabas dun sa ating na-mint. Sana maganda naman, sana hindi common. Ano? Uy, common. Grabe. Pero power niya, 2. Yun nga lang, puro 1 yung iba. Then dito, may move naman siya. So okay na rin. Okay, so may 6 na tayo dito mga kabisyo, no? So pinag-iisipan ko pa kung itatalpa ko lahat. Pero paano kung yung 34 BCOIN, gusto ko na pong i-withdraw. Gagawin nyo lang mga kabisyo, punta kayo dito. Then dito naman, di ba dito BCOIN, ang hahanapin naman po natin dito ay BNB. Then yun, Binance Smart Chain, BNB. Ngayon naman, ang gagawin natin, click natin yung trade. Okay. Pag na-click na natin yung trade, dito po, pwede natin itong palitan. Pwede natin gawing BCOIN mga kabisyo, no? Once na napalitan na natin yan, for example, nilagay na natin ay BCOIN. Yan. For example lang, ito po yun, ano? So, from BCOIN, gagawin po nating BNB. So, for example, meron tayong 34. Ayan. So, ganito pong kalaki yung BNB na makukuha po natin. Then, click lang po natin yung approve. Pag nag-approve po yan, automatic magko-convert na po lahat yan into BNB, mga kabisyo. Tapos, once naman po na BNB na po siya, for example lang mga kabisyo, BNB na yan, nandito na lahat. Ito naman, pupunta ulit tayo sa Binance natin, sa Binance account. So, pag nasa Binance na kayo mga kabisyo, kukunin nyo lang yung wallet address po ninyo. So, paano nakukuha yung wallet address? Okay, papakita po natin sa inyo. Click nyo lang to. Then, dito po tayo sa spot withdrawal. Okay? Tsaka deposit. Then dito, hahanapin nyo po yung inyong BNB. So, ito yung BNB natin mga kabisyo. Gagawin nyo lang, magde-deposit kayo. Click nyo yung deposit. Tapos, ito, Binance Smart Chain. Tapos, ito na po yung address nyo mga kabisyo. Pupunta lang ulit kayo dun sa MetaMask account nyo. Click nyo yung MetaMask account. Tapos send nyo lang. Tapos lagay nyo na lang po dito yung inyo pong wallet. Tapos click nyo lang po yung next. Kung gusto nyo i-max, max nyo lang. Then click nyo lang yung next. Ganun kasimple lang mga kabisyo para makapag-withdraw dito sa MetaMask account. Then once po na napasok na, for example, nandito na mga kabisyo, pupunta ka sa trade. Pupunta ka sa P2P. Then sell. Click mo lang yung sell. Tapos click mo lang po yung BNB. Ganun kasimple lang mga kabisyo para magkaroon ka po dito ng income. Ano? So depende na po sa iyo kung saan mo po kukunin. For example, Union Bank, Bank Transfer, merong mga RCBC, GCash, napakarami po ng choices. So ganun kasimple lang mga kabisyo, no? Sana nakatulong tong video na to sa iyo. Kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, don't forget to click the subscribe button. And syempre, i-hit mo na rin yung notification bell para updated sa mga videos na gagawin ko. Ako si BCOIN TV at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Paalam!